mula kay Random Pinas, mga tol. Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. Ha? Nakalagay ang link sa ibaba. Mga hindi maipaliwanag na UFO sightings, part 1. So part 1 pa lang to, meron pang part 2, mga tol, no? Misteryo alien UFO. Ikaw ba'y naniniwala sa alien? Ikaw ba naniniwala sa mga extraterrestrial, mga nilalang na nakatira daw sa ibang planeta na naglakbay ng pagkalayo-layo para marating ang ating mundo at yun yung mga nakikita daw natin ngayon. So ito ang ating panonoodin ngayon mula rito kay Random Pinas. Bago yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction and commentary. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Sa mga nagdaang taon, hindi na mabilang ang dami ng mga UFO sightings. Ilan sa mga ito ay hindi may paliwanag. At marami mga eksperto ang nagkukonsidera sa videong ito bilang isang magandang pamantayan ng isang UFO sightings. Mm-hmm. Tingnan natin ito. August 25, 2013 sa Aguadilla, Puerto Rico, papalipad ang mga crew ng isang border patrol plane ng United States Customs mm-hmm. para sa isang routine mission mm-hmm. nang mapansin nilang isang kakaibang pinkish light ang paparating mula sa northwest. Pinuksan nila ang kanilang thermal imaging camera para itrack ang object at ito ang kanilang nakita. Pagmasdang maigi, tila isang metallic sphere gumagalaw ng mabilis sa vicinity ng airport. Pagkatapos ay pumunta ito sa karagatan at hindi inaasahan ang ikinilos nito. Oh, nawala! Lumubog sa dagat. Nakita mo ba? I-zoom natin ang video. Ang object ay tila lumubog sa tubig mm-hmm. at lumabas muli pagkalipas ng ilang segundo. Iniisip ko drone, pero hindi eh. Lumubog sa tubig eh. Mas nakakagulat pa na tila nahati sa dalawang magkahiwalay na craft ang object na ito. Ooh. Walang teknolohiya dito sa Earth na kayang gawin ang ginawa ng object. At pagkatapos ng halos 4 minutes, nawala ang object sa view. Ano yun? Baka naman nag-crash. Possibly nag-crash yung drone at nahati sa dalawa pagbagsak sa dagat. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Nawala na sa view eh. Kilala ang Puerto Rico na lokasyon ng ilang sightings sa mga USO o unidentified submerged objects. Noong 1990s, habang nasa isang training exercise, sinasabing isang Navy helicopter pilot ang nakakita ng isang unidentified dark underwater mass. Isa pang published report ang nagsasalarawan ng kahalintulan na pangyayari noong 1963 mm-hmm. sa panahon ng isang anti-submarine exercise na pinangungunahan ng USS Wasp. Patuloy nilang pinag-uusapan ng mga insidente ito na nagaganap sa paligid ng kanilang mga aircraft carriers at naval ships. Kaya't ang Puerto Rico ay may mahabang kasaysayan ng mga interesanting UFO sightings. Ang espesyal sa videong ito ay nanggaling ito sa isang mamahaling infrared camera na nakadikit sa isang eroplano ng gobyerno. Maraming data ang pwedeng suriin sa videong ito. Pero ang unang tanong ay totoo ba ang videong ito? Ayon kay Richard Hoffman, ang head ng Scientific Coalition for Unidentified Aerial Phenomenon, credible ang video, credible ang kaso. Sa telemetry na makikita sa screen, makikita ang GPS location at identically match ito sa makikita sa radar. Kaya siguradong may aircraft. Sunod ay tinignan ng team ni Hoffman ang temperature ng object para makatulong sa pag-identify nito. Ikinumpara ang heat signature ng craft kumpara sa ilang baka sa ground. Makikita mga baka sa ibabaw ng frame na ito. Sa pagkumpara na lamang nasa 104 degrees ang temperature ng object, agad-agad pwedeng isantabi ang isang jet engine dahil mas mainit ng 15 times ang isang jet engine. Walang kapareha sa kahit anong alam natin ng heat signature ng object at wala rin makikitang kahit anong klase ng propulsion system sa object na ito. Sunod ay tinignan nila ang sukat ng object gamit ang frame na ito kung saan dumaan ang object sa likod ng isang light post na may 2 pixels wide. Natakpan ang object sa pagdaan sa post. Doon nila nasabing nasa 3 to 5 feet
ang diameter ng object. Maliit lang. Base sa analysis na yan ay sinantabi na nila Hoffman ang lahat ng earthly explanation sa object na ito. So hindi rin siya drone, no? Kasi 3 to 5 feet. At saka nung mga panahon na to, hindi na, wala pa naman sigurong drone nito nung mga panahon na to. Hindi ito isang balloon. Mm-hmm. 18 miles per hour ang hangin mula sa northeast. Salungat ang object sa direksyon na yan, kaya't hindi ito balloon. Duda naman sa drone theory ang aviation expert na si Tim McMillan. Papaano daw ito nakakalipad na walang angle of attack, walang airfoil, walang pakpak? Mm-hmm. Isa kaya itong ibon? Sinuri nila Hoffman ang mga thermal signatures ng mga ibon at ng ilang pang ibang objects at walang kamatch ang object na ito. Kaya't unidentified talaga ang object na ito. Hindi ito kapares ng kahit anong bagay na alam natin dito sa Earth. Patunay ba ito ng mga aliens dito sa Earth? Maaari mong isipin na isa lamang itong ibon, balloon o isang man-made aircraft. Ngunit mahirap ipaliwanag ang paglubog at paglitaw muli nito sa tubig, pati na ang paghati nito sa dalawa. Mm-hmm. Kaya't kinukonsidera ito bilang isa sa hindi may paliwanag na UFO sightings at nananatiling isang malaking misteryo. Mahirap talaga explain. US Independence Day sa Alamance, North Carolina. Isang lalaki ang nagbabarbecue kasama ang kanyang pamilya. May pasulpot-sulpot na fireworks, kaya panay ang kanyang tingin sa kalangitan nang biglang may nakita siyang kakaiba. Isang orb-shaped UFO. Parehas ng kadalasan nating nakikita sa mga videos, ang ilan ay totoo, ang ilan ay peke. Mm-hmm. At kaya special ang videong ito ay dahil lagpas 8 minuto ang buong video. Tingnan ang nangyari sa 6.5 minute mark ng video. Tila nahati ang orb at paglipas ng ilang segundo ay nahati muli ito. Gaya ng ilang orbs na nakikita sa ibang parte ng mundo, wala itong pakpak at kahit anong paraan ng propulsion. Mahirap malaman ang bilis ng orb na ito. Sinabi ng witness na sinubukan niyang hanapan ng sagot ang insidenteng ito. Tinanong pa niya ang kalapit ng military base, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa siyang nakukuhang sagot. Mm-hmm. Ayon sa ilang video experts, maaaring malaman ang bagay na ito sa pagsusuri ng mga nakapaligid dito. Maaaring suriin at ihambing sa mga bagay na alam natin. Isa sa nalaman nila ay mataas ang altitude nito. Isinantabi agad na isa itong ibon dahil walang ganitong reflectivity ang mga ibon. Mm-hmm. Sa ganitong altitude ay madali pa rin makikita kung ibon nga ito o hindi. Hindi rin ito plane or drone dahil sumusunod ang mga plane at drone sa mga rules ng Federal Aviation Administration pagdating sa mga lighting. At tila walang sinusundang lighting rules ang object na ito. Hindi rin ito natural phenomenon gaya ng meteor. Mm-hmm. Dahil palutang-lutang lamang ito sa ere. Momentary objects kasi ang mga meteor. Mabilis itong gumagalaw at biglang nawawala na lamang sa kalangitan. Kaya, ano kaya ito? Maaring sa kakaibang pagkahati nito ang kasagutan. Makikita sa imaheng ito na naging teardrop shape ang object sa pagkahati niya at tila pabagsak ang mga object na ito. At nag-iba rin ang brightness ng nasa taas na object. Isang bagay na maaaring karakteristik ng isang weather balloon. Hindi naman unang beses mapagkamalang UFO ang weather balloon. Sa katunayan, ayon sa gobyerno ay weather balloon daw ang dahilan ng Roswell incident. Pero hindi pa rin yan may papaliwanag ang pagkahati-hati ng object at paggalaw nito sa iba't ibang direksyon. Sa itsura kasi ay maaaring weather balloon ito at kung ano man ang nakadikit dito ay natanggal ito at yan ang dahilan kung bakit naging teardrop shape ito dahil sa resistance ng hangin. Posible naman ang explanation na yan. Pero ayon sa isang atmospheric scientist na si Diane Hens, hindi daw ito weather balloon o kahit anong weather instrument. Ang mga instrument daw sa isang weather balloon ay bumababa gamit ang isang maliit na parachute. At hindi rin daw ito nag-iimit ng ilaw ng kagaya ng object na nasa video. Mm-hmm. Kaya't patunay ba ito ng isang UFO? Hindi ito ibon o aeroplano. Hindi natin alam. Weather balloon? Maari. Ngunit sinabi na rin ng local weather service sa witness na walang weather balloon sa area ng mga oras na iyon. Ooh.
pwede. Kaya't hanggang walang karagdagang impormasyon sa insidenteng ito, mananatili itong isa Mysterio. Sa mga hindi may paliwanag na UFO sightings. Mm-hmm. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa mga videong napanood natin? Ang mundo talaga natin ay punong-puno ng misteryo, no? Marami tayong mga nakikita, napapanood. Yung iba may eksplanasyon, makakakuha agad ng paliwanag. Pero yung iba naman ay talagang mananatiling misteryo. Pero ang tanong, totoo ba? No? Anyway mga kapatid, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dito kay Random Pinas. Napakarami mo pang mapapanood dito na talagang mga interesanteng topic mga kapatid. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!